Welcome mga ka-entity, nandito naman tayo sa panibago nating vlog at ang pag-uusapan natin ngayon ay ang CloudWide. Last time nag-review tayo ng C3 na Yeezy 350, ngayon naman dahil nakakuha tayo ng CloudWide, is itatry natin siyang i-compare ngayon para bago kayo bumili is mapag-isip nyo muna kung ano ang gusto nyong bilhin between the two. Kung nagtataka kayo kung bakit pa kami nakakuha ng CloudWide, eh dahil last time sa Foot Locker may nagkagulo dun sa queue nila. So tinry nilang i-delay yung pag-release nila, kaya nirelease nila ito ng Tuesday. Eh nung Tuesday, lunchtime, pumunta kami dun sa Foot Locker at yun, nakakuha pa kami ng size natin. Para sa akin, itong CloudWide na colorway is na isa sa pinakamalinis na colorway na nilabas nila. Pero pag i-compare ko siya sa C3, mas gusto ko yung C3 kasi mas pop yung color niya at iba yung pagkaka-design niya for me. Ikaw ba, Kiko? Ano ba mas gusto mo sa dalawa? Siyempre, mas maganda yung ano, yung CloudWide. Tignan mo, sobrang linis. Mr. Clean na Mr. Clean ang dating. Eh, gustong-gusto mo to, eh, yun nga ang problema eh, masyado siyang color white. Bigay mo nga sa akin C3. Oh. At tignan mo naman yung C3 mo, masyadong parang green, parang hirap parmahin eh. Hindi, kaya nga eh, tignan mo yung ilalim niya, di ba? Tapos tignan mo yung striking niya dito. Parang pag kinumpir mo siya dito, ang layo na ito eh. Ano lang siya, more, parang simpleng shoes lang siya, hindi katulad nito, parang head turner siya na makikita mo agad na suot mo. Ba't mo sa akin? So makikita nyo mga ka-entity, napakalinis tignan itong Yeezy 350 CloudWide. May pagka-shade siya ng blue at saka konting shade ng green dito sa part na to, seafoam green. At dito, para siyang sail white ang kulay. So pwede mo siyang iporma, kahit anong pormaan mo, malinis tignan. Hindi, kamukha nung... To? Oh, di ka mukha yan. Parang ang hirap ipormahan yan eh, oh. Diba? Mas formal na, para sa akin, mas formal na nakikita tong puti. So, ano man sabi mo? Sa totoo lang, inaamin ko na mas gusto ko tayo yung CloudWide. Ang dahilan ko lang kung bakit ayaw ko ng CloudWide is, ang dami ko ng puting sapatos. Yun yung tunay na dahilan. Kaya mas gusto ko itong C3 colorway. So kayo mga ka-entity, kung pipiliin kayo between the two, is i-check nyo muna yung ano, mga pairs nyo. Kung ano ba yung collection nyo. Kung masyado na ba kayong maraming white na grayish na shoes. So, feeling ko ito lang kunin nyo para may dagdag sa collection nyo. Kung marami naman kayong tan color na brownish, so itong CloudWide ang kunin nyo. So, whatever you pick is depende na yun sa'yo at sa collection nyo. Kaya yun. Sana naman nakatulong tong vlog namin sa inyo. Teka PJ, kung magkano ba ano, resale yung mga yan? Kasi hindi na sila makakuha na retail. Ah, resale value, mas mataas yung resale value na itong CloudWide ngayon. Nang around? Siguro compare sa 2, siguro plus 20 SGD. 20 plus SGD itong ano. Kunyari, same price, same pair na size, mas magtataas ng 20 SGD itong ano, CloudWide. Pero, kung gusto nyo naman talaga, wala naman to diferensya sa resale value eh. Tsaka, kung ayaw nyo naman bumili ng resale value is, maghintay na lang kayo ng iba pag nalabas na Yeezy. Kasi for sure, madami pa naman lalabas ng colorway. At for sure din, meron kayo magugustuhan doon sa mga lalabas na. So resale prediction sa ano, sa CloudWide, anong resale prediction mo? Resale prediction ko dito siguro papalo pa to ng 500, 550. Etong ano, nasa 500 lang ako. Salamat pala sa mga nanood ngayon at sana naman nakatulong kami sa decide nyo kung anong pipiliin nyo, kung ang CloudWide ba or ang C3. Sa mga hindi pa nakapag-like and subscribe, please do so at hanggang sa muli!